So paano nga ba mag seedlings na walang available na seedling tree? So hello mga ka-agri, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito na tayo sa part 2 kung paano kikita ng malaki sa pipino farming. So ngayon mga ka-agri, gagawin natin sa video na to is magpa-germinate tayo ng seeds para sa ating pipino cropping. Kaya magpunla na para sa ating pipino cropping. So paano nga ba mag-seedlings na walang available na seedling tree? So una natin gagawin mga ka-agri is magpa-germinate muna tayo ng seeds. Magiging active yung ating seeds. So kailangan ibabad natin sa tubig para magkaroon siya ng active germination. So ngayon mga ka-agri, ang ginagamit nating variety ng ating pipino is Mega C If 1 mula sa Eastwee Seeds Company. So hintayin pa natin ito ng 36 hours bago natin ipunla. Ngayon, ibabad muna sa tubig at isabit lang natin sa lugar kung saan malamig at hindi siya maiinitan. Hayaan lang natin yung seeds na mag-germinate siya. Pagkatapos, pag nakita natin yung dulo na nagkaroon siya ng break or may nakita kayong kulay puti, that was the main root. So yan yung tanda na ang seeds na ginagamit natin is active germination ability siya sa para sa ating production. Atin po itong ipa-germinate. So let's go mga ka-agri. At may hinanda tayong tela na gagamitin natin para sa pagbabalot ng seeds. So buksan lang natin ang lata mga ka-agri. So nabuksan na natin ang lata. So ito yung seeds. So ubos na lahat. So nandito na yung seeds natin. Sunod natin gagawin mga ka-agri, babalutin lang natin ito ng tila at ibababad natin sa tubig. Pag binalot natin, nasa gitna yung seeds. Madali buksan. Pag nagkaroon siya ng active germination, hindi siya malagas yung tendency kasi pag nasa gilid mahulog yung iba, katulad na pagkatulog ko sa'yo. Ito po ay pangtali, gamit po tayo ng tali para itatali yung tela na ating ginagamit pang balot ng seeds. Ito ang pagbalot ng ating seeds. Nandito na yung seeds natin. So kailangan may clearance para hindi masyadong mahigpit at matuloy ang germination ng seeds. Dahil ang seeds pag nabasa ng tubig is magkaroon siya ng active germination, mag-expand yung seeds. Huwag natin masyadong ipitin ang liso sa pagtatali para magkaroon siya ng expansion after their germination. Ang tendency ng kung tinali mo ng masyadong mahigpit tulad ng ganito, so yung seeds hindi siya makapag-expand ng maayos at maantabay yung germination niya. Pero although they germinate naman, so ang importante magkaroon siya ng expansion or clearance para sa expansion ng seeds na lahat ng seeds ay makapag-germinate siya ng maayos. Tela na nilagyan natin ng seeds para sa active germination. Hindi siya agad makapag-germinate. So iba kasi sa seedling tree dahil isa-isa nilagay mo sa butas yung seeds
yung ipupun lang. Itong seeds natin itinali at nilagay natin sa tila, iba ibabad lang natin sa tubig ng 10 minutes. Ilalagay lang natin ito sa tubig para mag-active germination siya, mabasa yung seeds. At bali 10 minutes natin itong ibababad. Katulad ng pagkahulog ko sa'yo. So ito na yung tubig nating hinanda. So ilalagay na natin yung seeds na binalot ng tela para magkaroon siya ng active germination, mabasa yung seeds. Hayaan lang natin ito na ibabad sa tubig, bali 10 minutes. Oh no! Para mabasa lahat yung seeds na nasa loob. Para sigurado po kayong mabasa yung seeds na nasa loob, pwede niyong i-massage. I-massage yung tela. I-massage yung seeds na binalot ng tela para mabasa yung lahat. Para mabasa yung seeds na nasa ilalim. Okay. Massage. Pagkatapos yung i-massage yung seeds at siguradong nabasa na yan sa ilalim dahil tapos nating i-massage is papalitan lang natin ng tubig, mga kaagri, papalitan lang natin ng tubig para sa ting pagbabad namin. So ito na, mga kaagri, ito na yung final gagawin natin para mag-germinate yung seeds natin. So ibababad na natin sa tubig bali 10 minuto. Pagkalipas ng 10 minuto, tatanggalin na natin mula sa pagbababad ng tubig. So ayan, so kukunin na natin yung ating seeds na binalot ng tela na binaba natin sa tubig. So ang susunod natin gagawin, mga kaagri, is ilagay lang natin sa lalagyan na hindi mainitan. Basta nakasabit na hayaan yung tumulo yung tubig mula sa pagkababad. So ayan, mga kaagri, ipapakita ko sa inyo susunod. Bali step 2 kung paano mag-seedlings na walang available na seedling tree. So ipapakita ko sa inyo after this 36 hours. Na magkaroon siya ng active germination at ipunla na natin sa ating seedbed na hinanda para sa ating seedling, para sa pagpunla ng ating seeds, pipino seeds. Dito ko sa ilalim ng aming bahay sinabit yung seeds na ating pina-germinate. So dito hindi po mainitan at hanggang dito lang ating video for today, mga ka-agricultures. So sana huwag niyo kalimutan suportahan ang aking channel. Please subscribe, like, comment, and share. So bye-bye, hanggang sa muli.